Hello, magandang araw sa ating lahat mga kaayos. Ngayong araw, tayo may assignment na naman, tayo may gagawin. Tayo magkakabit nitong clutch master assembly ng Hinopropia FD17. At saka gagamit tayo ng special tools ito. Para mabilis natin mapagana yung ating clutch. So mga kaayos, samahan nyo ako, tayo magkakabit ng clutch master assembly. Kaayos, dito natin ikakabit. Dito nakakabit yung ating clutch master assembly. Yan, dito. Ito yung kanyang tornilyo, yung isa, tsaka ito. Number 17 yung tornilyo nito mga kaayos. Bali, dalawang piraso, taas at tsaka baba. Tapos, ito yung hose na yan dito. Ito yung supply. Ito yung galing sa reservoir ng ating brick fluid. So, ngayon mga kaayos, ito yung ating rod. Sa ating pedal, galing sa pedal, ito, ayan, ito siya. Tapos ito naman yung fitting papunta dun sa ating clutch booster ito. So ngayon mga kaayos, ikakabit na natin. Madali lang naman ito siya mga kaayos kasi una, ipapasok natin ito yung rod ng ating pedal dito sa butas ng ating master. Tapos yung hose na papuntang supply niya sa reservoir. Ipapasok din natin siya dito mga kaayos. Yan. Pag naipasok na natin yan siya mga kaayos, pwede na natin i-umang. No? Pakagatin muna natin yung fitting dito sa may ibaba. Yan. Para hindi tayo mamaya mahirapan mag pakagat ng ating fitting sa ating clutch master para mamaya pag hinigpitan natin siya, dediretso-diretso na lang siya hihigpitan. Hindi na tayo mahirapan mag bali nung tubo. So ito mga kaayos, kumagat na yung ating fitting no sa thread. So hindi muna natin siya gana higpitan mga kaayos, mamaya na natin siya higpitan. So ang isusunod na natin, ito, lalagyan natin ng tornilyo yung ating clutch master. Kumagat na yung isa mga kaayos. Ngayon yung sa itaas na naman. Kumagat na yung sa ilalim niya mga kaayos. Ito na yung sa itaas yung lalagyan natin naman ng ito. Kasi dalawa lang naman to sila mga kaayos. Pagka kumagat na siya mga kaayos, pwede na natin to siyang higpitan. Pagka nahigpitan natin to siya mga kaayos, papaandarin natin siya at papaganahin natin yung kanyang clutch. Nakakagat na siya. Pwede natin ito siya higpitan mga kaayos yan. And so, ito mga kaayos, higpitan natin siya. Para hindi gumalaw-galaw yung ating clutch master. Magandang higpit ito mga kaayos. Para hindi gumalaw. Number 17 to siya mga kaayos ha. Hindi to sa loob yan. Ilang pihit alam, matigas na siya eh. Kailangan tama ang higpit kasi pagka maluwag gagalaw-galaw to siya mga kaayos. Nag-apakan natin yung ating clutch.
So higpit na yung dalawa, yung isa baba at saka itong mga kayos. So ngayon, ito na naman mga kayos yung fitting number 17 din to sa baba. Kaya kanina mga kayos, hindi ko muna siya higpitan kasi mahirapan tayo pag higpitan siya ng maayos kasi kailangan pa natin kontrahan, unlike kapag nakafix na yung ating clutch master bago natin ito siya higpitan, mahigpitan natin siya ng maalwan at saka ng maayos. So, okay na mga kayos, yung ating clutch master. Salipin natin sa kabila. Ayan mga kayos, okay na siya. Ayan. Okay na yung ating clutch master, no? So ngayon, hindi tayo maglalagay doon sa harap ng brake fluid. Doon tayo sa baba. Doon natin papadaanin sa ating clutch booster packet. Mga kayos, ito yung lagayin niya ng fluid. Pero hindi tayo dito maglalagay. Doon tayo sa likod. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung takip na ito. Yan. So, wala to siyang laman na fluid, mga kayos. Dito tayo maglalagay dyan. Dito tayo sa likod. Maglalagay ng brake fluid. Mga kayos, gusto ko lang din ipakita sa inyo, no? Once na walang clutch, walang hase, wala pang laman yung ating clutch master o yung ating clutch booster, wala pang gana yung ating clutch, automatic, malambot to siya. Wala tong hase. Dito siya matigas. Ayan. Malambot yan siya. Pero kapag gumagana na yung ating clutch, ibig sabihin, tumitigas na ito. Ito. Pagka tumigas na yung pedal na walang hangin, wag po natin siyang pipilitin. Kasi may posibilidad po na masira yung ating clutch booster o kaya yung ating clutch master, pumuposlip po yan. Kasi kapag napupwersa po siya, yung fluid tutulak po yan pababa. So kung walang hangin, hindi po natin mararamdaman na nakatulak na siya doon. Hindi po bumubukas yung piston doon na para pumasok yung hangin. So may posibilidad na masira yung ating clutch master or clutch booster. So mga kaayos, huwag po nating aapakan palagi yung ating pedal sa clutch pedal kung walang hangin. So mga kaayos, punta po tayo sa likod. Papakita ko sa inyo kung paano yung paggamit ng ating special tools na wiper motor sa pagpagana ng ating clutch master. So mga kaayos, ito yung ating special tools. Ito mga kaayos, ito yung wiper motor. So yung wiper motor, yun yung nag-spray doon sa ating windshield para mabasa ng tubig. So ibig sabihin, kaya niya mag-pressure ng liquid. So mga kayos, ito ganito ang paggamit ng ating special tools na ito. So ito mga kayos, may hose po siya. Ito, makikita natin yung hose. Dito po natin siya ilalagay sa ulo ng ating clutch booster, dito sa may bleeding valve na dito sa ating bleeder. Yan. Luluagan po natin to siya, tapos ipapasok natin yung hose dito. Yan. So nakaganyan po siya. Tapos, papaandarin po natin yung ating wiper motor. Yan po, pakinggan po natin yung under niya. Yan. Yan, umaandar po yan siya, pero wala pa pong laman yan. So, mga kaayos, yan. Wala pa po, wala pang laman, wala pang tumutulo. Hindi ko pa nalalagyan to ng fluid. So, mga kaayos, ganun lang po ah. Luluagan natin to siya, tapos maghahanap tayo ng hose. Napasok po dito sa ulo ng ating bleeder. Ipapasok po natin siya dyan. Tapos, sasalinan na natin ng fluid. Aakyat na yung fluid doon sa ating reservoir ng ating brake fluid. So wala pong laman yon, pero yung ating clutch booster, meron to siyang fluid na yung hose hanggang doon sa may itaas. So mamaya kapag nalagyan na natin ng fluid, tutulak na po yung fluid, papasok po doon sa ating lagay ng brake fluid, tapos titigas na yung ating pedal, automatic meron na po yun siyang hase, gagana na po yung ating clutch. So mga kayos, ipapakita ko po sa inyo yan. Mga kayos, luluagan natin to siya. May makikita po tayo dito ang lalabas din na fluid. Ito po yung nakastack na fluid dito sa lob ng ating clutch booster. Ayan po. Yan. So ngayon, sasalpak natin to yung hose dito. Tapos, lalagyan natin yung ating
lagay ng brake fluid yan dito sa taas. Yan na. Tapos papandar natin yung ating motor, mga kayos. Yan. So umaakyat na yan yung fluid doon sa ating clutch master, mga kayos, sa ating reservoir. So dito kayo, mga kayos, siguraduhin na natin na hindi siya tumatagas dito sa hose sa ating bleeder, sayang yung fluid. So malapit na maubos yung nilagay natin dito, mga kayos, na brake fluid. Ando na siya sa taas. Ayun. Ayun, ubos na, mga kayos. Tapos sasarado natin 'to. Yan. Sasarado natin 'yan siya uli. Tapos titingnan natin dito sa taas kung tumigas na yung ating clutch pedal. Tingnan natin dito sa taas, mga kayos, kung tumigas na yung ating clutch pedal ito. Yan. Hindi na natin siya matulak, mga kayos. Matigas na. So, ibig sabihin, gagana na yan. Tapos titignan natin dito sa lagay nating fluid. Ito, mga kayos. Meron na siyang laman, mga kayos. So, okay na yan. No? Tatakpan na natin to. Tapos papandarin natin yung ating makina. Tetesting natin yung ating clutch. Mga kayos, so may hangin na yung ating truck. No? Ayun, oh. Kita natin. Nasa city na yung kanyang hangin. So ngayon titesting natin yung kanyang clutch. Yung kanyang clutch na titesting natin, mga kayos. Nakachinelas lang ako, mga kayos, kasi dito lang naman eh. Testing lang naman to. So ngayon, mga kayos, takambi natin siya. Yun, pasok, mga kayos. Ayos. Okay na, mga kayos, gumagana na yung ating clutch, no? Ayan, no? Ayan, kalambot. So, okay na siya, mga kayos. So, yun, mga kayos, na madali natin na pagana yung ating clutch, yung ating clutch master, no? Hindi na tayo nahirapan sa pag bumba, 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 bleed, bleed, bumba, bumba. Ang tagal minsan sa pagbubumba, sa pagbi-bleed, sa pagpapagana lang ng ating clutch. So, Dahil dito mga kaayos, ang laking bagay, ang bilis at saka napakadali nung pagpagana ng ating clutch. So effective to siya, mga kaayos, sa mga pagpapagana ng clutch. Kahit sa mga preno, kaayos, pwede to siya. Kahit sa mga hydrovac, pwede din to siya, mga kaayos, basta gumagamit ng brake fluid. So sana, mga kaayos, may natutunan kayo, may nakuha kayong mga idea, especially na yung pagpapagana at paggamit nito. So simple lang siya, mga kaayos, pero napakalaking bagay, napakalaking tulong. So yun lang, mga kaayos, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share, at saka press na lang din po ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga bago nating videos na gagawin. So yun lang, mga kaayos. Sana makatulong sa inyo. Maraming salamat. Ingat.